Okay, hello guys, welcome sa aming YouTube channel at Kuya Mel po ng Team Buenaventura. So, ito po yung ginawa namin na improvised na PPE para siyang kapote, actually. So, ito yung ginawa namin improvised to. So, improvised dahil wala kaming tela. Wala kaming mabilan talaga dito sa lugar namin ng tapeta ba yun, yung ginagamit sa yun talaga yung ginagamit yata sa mga PPE. So, dapat yun ang gagawin namin, pero dahil wala kami mabilan, ang tagal, 1 month na mahigit na lockdown, so gumawa kami ng paraan para makagawa ng video ng PPE. So, sana nagustuhan yung itsura kahit papano. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, please subscribe my channel, click mo yung bell button para manotify ka kung may bago kaming video. Ito nga palang plastic na to, ito yung double na tinatawag. Yung mga lagayan lang to ng mayari eh. Lagayan nga to ng yari namin, no? Tinanggal ko. So, one try lang po namin ginawa to dahil wala nga kaming materials. So, kung gusto nyo makita kung paano namin to ginawa, medyo siya mahaba. So, tiyagaan lang po muna. Hahatiin ko to sa dalawang part. So, kung gusto nyo makita kung paano namin to nagawa, ay tapusin mo tong video namin. So, maraming salamat po at umpisa na po natin ang paggawa ng ating PPE, improvised PPE na gawa sa plastic material. So, maraming salamat po. Hello guys, umpisa na natin yung ating PPE na improvised PPE dahil gawa lang siya sa plastic. So, eto, tara na, umpisa na natin. At syempre, ang mga gagawa kami na naman, ako, si Ate Christy, at may taga-panood kami, si Den Michael, at saka ang magtataba si Mama. Okay, game. At ang gagamitin nga pala namin pattern, kasi sa akin yung PPE, ito yung long sleeve ko. Tapos, gagamitin natin yung pang palit sa tela, itong plastic, kasi wala nga tayong tapeta. Ito yung plastic na pinaglalagyan ng yari sa taytay. So, ano to, double. Ano sukat ito, ma? 30 by 50. Yes, okay. Umpisahan na natin yung ating video tutorial. Ayan. Sa nakikita nyo, ayan yung ating long sleeve. Yan yung ating pagkukunan ng sukat ng aking PPE. Yan yung ating gagawin pattern. So, ilalatag lang ni Mama maayos. Tingnan nyo lang mabuti yung paglalatag. Ups, ma, pakiano nga muna. Sug. Ang paglalatag ng plastic ay tinupi niya lang sa gitna. Tapos narito sa gilid yung mga buo yan, no? Ito yung bukas na dito. Yung sa pinakaibabaw doon, sarado rin yun. Ito yung buo doon sa gilid. Saka syempre dito buo rin. Okay. Yan, panoorin natin yung paglalatag ng aking long sleeve para maging pattern. So, yan na mismo yung gagawin natin pattern. Ginamit natin plastic kasi wala talaga kaming tapete. Tapeta, yun yung ginagamit ng pang PPE. Matagal ko na kasing gusto gumawa ng video ng PPE. Yung mga simpleng PPE lang. Importante lang naman di ka matalsikan ng kahit anong mga virus. At syempre, ito umpisa na ni Mama yung pagtatabas. So, tandaan nyo, ito buo. Buo yung plastic nito, buo. Hindi niya nagugupitin to. So, susundin niya lang yung haba. Nilagyan lang ng allowance dito para sa paglulupi. Ayan. Ang gugupitan na lang yung sa may parting sleeve. Ayan. Sa nakita nyo, ginupit yung parting sleeve. Ayan. Yan yung ating sleeve. Tapos, yung sa may taas. Ayan, gugupitin din yan. Yung sa may leeg at saka sa shoulder o yung balikat. Ngayon, hindi kami pwedeng magkamali dahil one time lang itong gagawin namin dahil yung plastic natin ay dadalawa. So, kung nakikita nyo nga, medyo malabo na yung plastic dahil luma na yan eh. Wala kasi talaga kami mabilan kahit plastic. So, medyo malayo tayo sa taytay. Yan, yun na yung pinaka-top. Ma, hindi mo na bababawasan yung leeg? Bawasan mo na para isang ano. Ayan. Ay, ito kasi yung
Ito kasi yung sleeve, ito. Hindi na makita eh. Yan. Ayan yung sleeve. Ito yung shoulder. Tapos ito yung leeg, babawasan na lang. So, ang long sleeve ko may front and back, may malalim at mababaw. Ang gagawin natin dito ay pantay na lang, basta nabawasan. Yan. So, binawasan lang ng konti. Yung natira sa ibabaw ng plastic, ang gagawin natin dun is yung sleeve ba? Uh-huh. O, yung sleeve ang gagawin natin. Sa nakikita nyo, may mga butas yung plastic natin. So, iiwasan na lang natin yan. Dahil wala na talaga tayong plastic. Sa Taytay lang kasi nakakabili niyan. So, hindi naman tayo nakakapasok ng bayan ng Taytay. Dahil tayo ay taga Binangon ng Rizal. Ayan. Ayan. Tinanggal lang ni Mama yung mga sobra-sobra sa gilid. So, yung nakikita nyo yung ginupit na sleeve. Yung korte ng sleeve. Ayan. Dahil ginupit yung korte ng sleeve, itatapat lang niya yung dulo. Ayan. Tinapat niya yung dulo para malaman kung hanggang saan yung ating gugupitan. Ayan. Tinignan lang ni Mama kung kasya. Kasi sukatin natin yung haba. Ang haba niya ay 21 inches. 21 inches. Dapat ay 19 lang. Oh, dapat 19 daw 19 kasi. Inches lang. So, may garter, kaya 21. Balak namin lagyan ng garter, kaya medyo mahaba. Ang haba ng sleeve natin, dapat 19 inches lang. Ginawan 21 kasi itutupi natin, tsaka yung pagkakabit ng ating sleeve sa body. So, ayun, babawasan niya ng... Ayan. Ang haba nung 21, di ba? Sukatin mo nga may yung lapad. Ayan. Pakisukat yung lapad. Ang lapad nung baba ay 9 inches ba? 9 inches yung taas. Yung taas ay kasi inislant ni Mama tabas eh. Yung taas ay 11. So, nakita nyo mula rito sa 9 pa-islant na pa ganun dahil 11 ang sukat nun. Okay. Tapos yung korte nito, ayan, may korte yan yung sleeve pa ganun. Sundan na lang natin yung korte ng sleeve ng ating body. So, pinapakita lang namin sa inyo yung proseso ng paggagawa. Pag nakita nyo, magkakaroon na kayo na idea kung paano gawin yan. Lalo na sa mga mananahe. Mga mananahe magagaling kumopya. Kagaya namin. So, may sleeve na tayo, may body. Ano pa kulang? Ang kulang na lang natin is yung pants at saka hood. Okay. Yan. Hindi, pakilagay nga muna sa makina. So, ito na yung ating isa pang plastic. Yung isa pa natin plastic, gagamitin sa pants. Sinukat sa akin yung haba niyan. At, syempre, bawal nga kami magkamali dahil yung plastic namin ay dadalawa. So, isang beses lang namin gagawa to. Ngayon, hindi kami gumawa talaga ng sample. Walang practice-practice to. Malaman natin kung mabuo natin to. Okay. Yan, nilatag ng diretso. So, kagaya nung isa, yan, ganyan. Ganyan ang ginawa doon, tinupi sa gitna. Lagi nandito yung parting bukas. Kasi alam nyo naman ang plastic, sarado sa ilalim at sa magkabilang gilid. Ma, anong tanda mo nung haba nung sa akin sukat nung pants? O 37 yung pants nung sa akin. May allowance na yun para sa paglulupi at saka pagkakabit ng garter. Lahat ng opening, sleeve opening, arm opening, ay yung arm opening tapos yung sa may baba, laylayan, lalagyan natin ng garter maliban sa leeg. So ayan, 37 ang haba. Makikita nyo yan, 37. 37 mula ron. So, gupitin natin. Hindi ko na isama si Mama sa video para makita yung paggupit. Ayan. Sa...
ang plastic na ganito, yung bago, malinaw yun. At saka, ang presyo niya ay, kung tama pagkakalala ko, 20 pesos ang pinakamura. Oops, sandali. Dali lang. Gugupitan mo na ba? O, ito yung, bigla-bigla ka naman nagugupit. Ito yung gilid natin, yung dalawa. So, gugupitan ni mama yung sukat. Yung paggupit. Dito na lang kaya. Para buo yun. Ikaw, kung saan? Bibiyakin ito. Sige, saan? Hop, yan, bibiyakin daw yung ating dalawang side. Okay. Pero dito yung crotch. Ang crotch ay 8. Ang crotch natin ay 9. 9 inches. Yung crotch natin yung sa, ayan. Tingnan nyo yung korte ng crotch ha. Tingnan nyo mabuti. Parang letter J. 9 inches. Tapos ang lapad nun mga 2 to 3 inches. Tapos letter J pakyat. Yan. So, ginupit ni mama yun doon sa sarado. Doon sa gitna. Anong gagawin natin dito sa gilid? Kakat. Kakat daw yung gilid. Sa napapansin nyo, yung mga lapad ng plastic, hindi na natin binawasan. Kasi mas okay na maluwag siya. Para hindi naman nakadikit sa katawan. Hindi sobrang init. Gagartira na lang natin. Ayan. Ginupit niya ng diretso. Yan, ginupit ng diretso. Dalawang patong kasi yan, di ba? Ginupit ng diretso, magiging magkahiwalay yan. Okay, yan. So, tapos na yung tabasin yung pans. Ang kulang na lang natin ay yung hood. Hood na lang. So, ayun ang gagamitin nating hood. Binaliktad lang yung ano yung pinakababa ng plastic eh. Binaliktad lang ating plastic. O, tingnan natin kung magiging hood. Para ka na si Sadako. Ayan, ayan. Harap ka rito ma. Yung baba ng plastic naging hood na siya dahil may kanto siya eh. So tingnan natin kung paano didiskarte ng ating tagatabas. Ng mananabas. Okay, game. So, ito yung baba ng plastic ha, yung naputol natin. So, dahil nga wala kaming ginawa sample, so magiging trial and error to. Abangan natin sa bandang huli kung mabubuo natin yung ating PPE. Suka. Alin ang gagamitin mo dyan? Tumahaba yun. Pero susukatin mo pa yan. May sukat ka pa ba niyan? 16. Sobrang laki naman yata. 16 by 11. Hindi ba sobrang laki niyan? Shit nga natin sa ulo mo. Ikaw mo magsusuot. Oh, ito. Tingnan. Oh, itong isa. Sukat. Ay, pakita ko iyan mo at sa akin. Video mo nga ako. Dapat pa ganun eh. Pa ganun. Oops. Hindi yung haba. Ay, teka. Ito ako niya. Maiksi yata yun. Ayan, ito. Babawasan lang sa bako. Kasi babawasan mo na. Dapat nga, bibilogin pa ito eh. Tok-tok. Bibilogin pa ba natin? Huwag mo. Ha? Ito ang tok-tok. Pwede. Pwede tabasin mo kung bilugin natin. Pwede wag na, huwag mo nang bilugin. Importante naman magkaroon ng hood eh. Para ano, mga trial and error. Tingnan natin itong, ayan. So, susundin na lang namin yung tahi ng plastic. Babawasan namin. Ano magiging sukat niyan? Nasukatan mo ba ako niyan? 16.
Hindi, yung kanina, di ba sabi mo babawasan? Hmm. Kapraso. Bawasan mo na nga ng kapraso. Gagawin lang natin siyang 40, 15. Oh, 15. Okay. 15 yung haba. Tapos yung lapad. 16. Tingnan nyo, islant yung ginawang paggupit nung ating, ito yung dulo ng plastic. So, ayan. Yung lapad ay 12 inches ang lapad. Okay. O, tatahiin na natin, titignan natin kung uubra. Tingnan natin doon sa tahian. Okay, tara, umpisa na natin na tumahi. Okay, ito yung tinabas natin body. Ito. Tapos ito yung mga sleeve. Kakabit natin. Una ko ikakabit ito. Itong balikat. Ayan, dalawa. Dalawang balikat. Dapat ka rin. So, ito ginawa ko, niluwag, inangat ko to para maluwag yung put, para hindi siya, yung ngipin hindi bumakat dun sa plastic. So tatahiin natin yung shoulder. Ito yung shoulder, so pagduduktungin lang natin magkabila nya. Hihilain mo yung plastic kasi babakat siya sa ngipin ng makina. Okay, ayan, natahiin natin siya na maayos kahit papano. Itong kabilang shoulder naman, ito. Ayan, yung kabila, duktungin din natin. So, nakakaba dahil bawal tayo magkamali dahil wala na tayong iuulit pa ito. Wala na tayong plastic. Ngayon, ito yung shoulder opening. Ito yung sleeve. Subukan muna natin ikabit yung isa. So, papasadahan natin ito. Diretso. Wala kong ngayon. Okay. Ngayon, try muna natin siya ikabit dahil sabi ko nga sa inyo, hindi pa namin nasusubukan. So, ito yung kilikili. Ito rin yung kilikili niya. Pag dutuktungin natin silang dalawa. Bubukahin lang natin to. Ayan. Wala tayong nuts. Kasi wala siyang duktong. Lagyan natin ng nuts para hindi tayo maligaw. So, iduduktong natin to dito. So, ayan. Medyo mahirap hawakan yung plastic talaga. Bigatan natin ng konti. Ito yung duktungan. Sana lang huwag masira. Yan. Ako mukhang nalagot. Uy, good. Sumabit, sinulid. Duduktong lang natin itong sleeve pa ikot. So, kailangan sakto-sakto ito dahil hindi naman pwede hatakin. Kapag hinigop, ayan, parang hinihigop nga siya. Kakabit lang natin itong sleeve. Atakin natin sa harap. Ayan. Ayun, mukhang sakto siya. Mukhang sakto. Yung ating magiging duktungan. Mukhang eksakto. Hindi ko masyado makita kasi plastic. Handahan natin siya ikabit. Isa pa ikot lang to. Sa mga kapwa ko mananahi, alam nyo to kung paano nyo gagawin. Ayan. Nakarating tayo sa dulo. Okay. Maduktong na isang sleeve. Ayan, makikita nyo, may sleeve na yun. Itong kabila naman. Ito yung sleeve natin kabila. Lagyan natin ng nuts. Tapos ito, siyempre duktungin din natin itong side niya, side ng sleeve.
Medyo mahirap tahiin kasi plastic. Wala na si Batman. Yan, naduktong na natin. So, kagaya ng kabila, ito yung ating sleeve opening. Duduktong natin yung kilikili. Ito yung may duktungan dito ulit sa nilagyan natin yung mat nuts. Ito natin yung umpisahan. Yan. Pagdasal natin na kasya siya. Ganun ulit. Dahan-dahan lang tayo. So, relax-relax lang. Kasi plastic siya. Madali siya masira. Ito, pinakasimpleng ano lang to, pwedeng gawing PPE. So, ito ay base sa naisip lang namin at hindi to inaprubahan ng kahit anumang ahensya. So, ito ay base sa mga naisip lang namin na maaaring maging pwedeng improvise nga. Kasi nga, tulad namin, wala kaming mahanap na tela para lang makita nyo yung paraan. So, pwede nyo gawin to kung may tela kayo na yung tapeta yata yun yung ginagamit talaga sa PPE yung nakikita ko sa Facebook. Yan. So naikabit na natin ito, ang sinubukan natin gawin to dahil wala nga tayo wala ito. So, buo na siya. Yan. Yung pagkakabit ng ang tawag doon hood, sa single na lang. So, lagay naman natin ito rito. Asan yung pads? Ipe-prep na rin natin itong pads. Hindi, ang paglulupi mo ba double fold na lang? Mm. Ah, hindi ko napapasadaan. Pabli, alika. Napit. Ito lang makikita nyo sa pants. Ito yung ginupit natin pa J. Ayan yun. Tapos yung ginupit sa gilid, open yan. Ang gagawin natin, itong J, pag binuka mo yan, U. Pakasadahan mo. Sadahan natin yung U. Ayan o, naging U na siya. Kanina J siya, diba? Ito siya, o. Ayan, J. J yan, no, pag binuka natin, yun na, letter U, papasadaan mo siya. So, tingnan nyo, dahil inangat ko to, hindi bumabakat masyado yung ngipin. Yung ngipin ng makina, hindi bumabakat. Kasi pag madiin yun, babakat yung ngipin ng makina. Dahan-dahan lang ginagawa ko para hindi siya kainin. Ayan. Konti na lang, matatapos na tayo. Mga 3 days na lang. Okay. Yun lang problema, medyo sinsin nga siya. Okay. Okay, pinasadaan natin yung natin yan. At tatapatin natin siya ulit. Pero pabaliktad. Ilalagay natin yung ito. Ilalagay natin yung tahi sa loob. Ito, halika. Di ba kanina, nasa loob yung tahi. Inilagay natin siya sa labas. Right side yung nasa loob yung may tahi. Ngayon, ito na siya. Pants na siya. Papasadaan natin yung side close. Side. Baba natin ang wall. Okay. Ako po. No. Maayos yung makina natin, so natatahi natin siya na maayos. Ang
mangyayari dito dahil mahaba yan, madalas yan kahit sa tela, hindi magpapantay yung laylayan. Hindi naman natin o pwedeng ilahin kasi plastic. So gagawin natin pag hindi nagpantay, gupitin na lang natin. Yan. Inupit ko kasi mapantay na siya. Yung kabilang side naman. Ito kabilang side close. Tingnan nyo itong put. Yung put, sa mapapansin nyo, dahil side close siya, ginawa ko habang tinatay ko yung nakaangat. Inaangat ko. Para madali hilahin. Kasi pag hindi ko inangat, pag hinila mo itong tahi na to, putol yan. So, kailangan didiskarte yan na lang din naman mananahe. Yan. Kahit pa paano nagpantay siya, hindi natin gugupitin. So, eto. Eto yung pants. Lalagyan natin ng garter. Eto yung top. Bubuin na yung Ati Christie sa single. Okay, tara sa single muna tayo. Ayan, si Ate Christie ang pinakahuling trabaho. So, nag-ready na kami ng garter. Ito yung gagamitin natin garter sa bewang. Sa short, sa bewang ng pants, sa bewang ng top. So, ang sukat nyan ay 28 inches dalawa. 28 inches dalawa. Ito, 10 inches dalawa para sa laylayan sa paa. So, ayun naman ay 8 inches dalawa rin para sa kamay. Okay, game. So, itabi mo muna, Emily. Ang unang gagawin ni Ate Christie ay yung hood. Yung hood natin, lulupian niya muna yung gilid. So, lalagyan niya ng tope. Okay, pasadahan mo na. Yan, lulupian niya lang. Single fold na lang natin. Ay, sige, subukan mo i-double fold kung kaya mo. Madali lang naman yun. Lita mo lang kasi para sukat yan doon sa ano. Yan, dinoble fold niya. Dalawang tupi. Bli, ano kaya to? Lagyan ko ng flash. O wag na. Okay, yan. Double fold. Ano yung AFL? Nakasumba. At nagkaroon ng AFL tong cellphone. Ano kaya yung AFL na nakasulat dito? Anong pinindot niya dito? So, double fold, lulupin natin yung gilid. Ayan. Tinaas ko rin yung ano niyan, ito, yung sa bigat ng put para hindi bumakat yung ipin. Bli, alalayan mo sa harap ha. Kasi baka masira yung plastic. So, medyo maselan tahiin yung plastic dahil madali siya masira pagka hindi iningatan. So, pag nakabit mo naman siya, may tamang tibay naman siya. So, yung pagtatahi lang, doon sa pagtatahi siya may posibilidad na madaling masira. Kasi siyempre karayom at ngipin yung ginagamit natin. So, may put na plastic eh. So, pwedeng gamitin natin yun kung meron tayo. Kami parang wala, hahanapin pa natin. So, dahan-dahan na lang. Ayan. Pinapasadahan lang natin kasi dahan-dahan. Yun, konti na lang. So, ayan yung lupi ng hood. Okay. So, dahil nalupi niya na yung hood, tingnan mo, ayan. Ito na yung hood, may lupi na. So, ikakabit niya na to sa ating body. Kunin mo na yung body. Yung body, gupitan mo na yung gitna, pabi, konti. Konti lang, maiksi lang. Ayun, yung medyo maiksi, yun na lang iharap mo. Oo. Ayan, kukunin niya lang yung center nun. Tapos, pagkakuha niya ng center, ayun. Ayan, kinuha niya yung center. Gupitan mo ng 1 inch. 1 inch? Oo. Saan ang ganito?
Hindi, yun na lang uniper. Parang hindi masyado malaki. 1 inch lang, ano? Oo, 1 inch lang. Butas? Ayan. Ay, slide ba? Oo. Huwag sobra yan, okay na yan. Sige, yan. Ginagupitan niya ng 1 inch. Yun. Okay. Nung, yung ginupitan niya ng 1 inch, yung pinaka-center natin. Pagkakabitan natin ng hood. At papapasadaan ko yan sa single. O game, pasadaan mo. Subukan mo kung kaya mo i-double pull. Importante kasi dyan yung gitna eh. Lagyan mo ng tahi yung gitna. Gusto mo ako magpasada? Sige, discarte mo na lang. Yung kamukha nung ginagawa ron sa ano. Yan, yan yun, yan. Pasadaan mo lang ng konti. Hindi, Blay, ganito. Ito. Pagdikitin mo, yung B. Sige, pagdikitin mo. Yan. Tuturo ko sa'yo gagawin mo. Ito, mula rin sa duktungan na yan, pasadaan mo ng pa-slant na diretsyong ganun. Mula rito, pasadaan mo ng slant na pa-diretsyong ganun. Yung hanggang dito lang. Naalala mo yung ginagawa natin technique doon sa ano. Yun, ganun. Para pagbuka, madali lang. Oh. Ano, mabrat na. Ah, obra yan. Basta daan-daan lang. So, ayan. Pinapasadaan niya ng pa-slant na konti. Ah, ang tawag dun, slit. Lock. Okay na. Baka masira. Yan. Ngayon, nalagyan niya na slit. Madali na siya malulupian yan. Nag-aalala ako rin sa AFL na to. Baka mamaya masira yung record. So, ayan. Lulupian niya yung ginupit niyang B. Pasensya na, medyo madilim. Yan, diretso. Yan, madidiretso na yan. Kahit wala ng double fold, okay lang yan. Hatakan nyo sa harap, ha. Okay, go. Good. Tingnan mo yung B. Sige, pakita natin yung B. So, ginawa ko siya ng B. Ginawa namin siya ng B. Ayan, o. Pa-B. Kaya namin tinahian para matibay. Okay. Ikabit mo na yung hood. Yun yung magiging sentro ng hood natin. Hindi, dapat kinuha mo yung center ng back niyan. Yan. Dali, huwag kang kikilos.